Sobrang kaya mo nung nakuha mo yung pinapangarap mong bahay, pero ano yung gagawin mo kapag na-realize mo na meron palang defects and damages yung unit mo? Tapos, dahil nagbubulog ka na ng monthly para sa bahay mo, iisipin mo ngayon kung saan ka kukuha ng pera pambayad sa pagpapaayos ng mga ito. So, ang tanong, ano ang gagawin mo? During yung pag-stay namin dito sa unit, nakita na namin kung ano-ano pa ba yung mga dapat ayusin dito. Tapos, na-realize namin ang dami pala. At kung iisipin mo, medyo malaki-laking pera din yung ilalabas mo para mapagawa itong mga to. Buti na lang si developer natin, meron silang binigay na way para maayos ito ng libre. At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hi, I'm P, and nag-aalaga pa rin ng baby siya. Puro ako yung nag-vlog. Ngayon, pag-uusapan natin ang pagpapaayos ng defects and damages dito sa unit natin. Pero kung hindi mo pa alam kung ano-ano ba yung mga i-check mo sa unit mo kung may sira, panoorin mo yung video namin about sa unit turnover checklist para malaman mo kung ano-ano ba yung mga dapat mong i-check sa bagong bahay. So kung nag-check na ng unit mo at nakita mo na kung ano yung mga dapat mong ipaayos or kung gusto mo lang malaman kung paano yung gagawin kapag mayroong defects and damages yung unit mo, para sa iyo ito ang video nito. For today, isi-share namin sa inyo yung listahan ng mga ipapaayos namin dito sa unit namin. Most likely, yung defects na to is almost same lang naman sa iba't ibang mga units, no? Lalo na kung same contractor lang naman yung gumawa dito. And kung familiar na kayo sa format ng video namin, syempre, yung bonus information is nasa dulo. Sana mag-stay kayo hanggang sa dulo dahil pag-uusapan natin is kung bumaha sa lugar nyo, tapos nabaha yung bahay nyo, paano nyo ito mapapaayos na libre? At ang bigger question is, bumabaha ba yung lugar nyo, especially dito sa bahay? So tapusin nyo yung video na to hanggang sa dulo para malaman nyo yung mga kasagutan sa mga tanong. At dahil dyan, umpisahan na natin. Bago natin puntahan yung list natin, sasabihin ko muna sa inyo kung paano ito mapapaayos na libre. So alam to ng mga viewers na nanood ng previous video natin. Yun ay kung tinapos sila hanggang sa dulo. And dahil nag-purchase kami ng unit kay Amaya, meron kami 1-year warranty from starting unit turnover. By the way, hindi po ito sponsor na karoon. So, kidikasay, then yung reason bakit natin mapapaayos ng libre yung mga defects and damages dito sa unit natin. At kung hindi ka taga-Amaya at naka-purchase ka ng property sa ibang developer, please comment down below kung meron ba kayong warranty and ilang years yung binigay sa inyo. Para sa listahan na ipapaayos natin, sinundan namin yung unit turnover checklist dun sa previous video natin para malaman namin kung meron bang sira or wala yung amin. So game, start tayo. So unang sa listahan natin is yung door. So nabanggit namin sa previous video namin na may sira yung door knob sa main door namin. So kami na nagpalit nito sa tulong ng tito ni Abby, so si Tito Nardo ayan. Hindi na namin siya pinasok sa warranty kasi gusto namin na yung ipapalit namin door knob is mas maganda yung quality kasi dun sa previous na na-install. Pero meron kaming pinasok sa warranty which is yung pintuan dun sa pinakadulong kwarto. Ang reason is kapag binubuksan mo siya, meron siyang sabit dun sa may bandang upper part. So kapag binuksan mo siya as in narado, sumasabit siya rin sa may hamba ba yung tawag ba? Basta yun. So, ibig sabihin, merong tabi or hindi pantay dun sa pagkakakabit ng pinto natin. Kaya, pwede natin itong ipasok sa ating warranty para magawa ng action ni contractor. So, ang ginawa dito is niliha yung part na may tumasay dun sa hamba. Tapos, pininturahan din to after para as if walang nangyari sa pintuan natin. So, ayun, one down and many more to go. So, second sa list natin is yung window natin. Dahil sobrang lakas ng ulan na dala ng bagyong karina at ng habagat, meron tayong na-discover na issue sa unit natin na hindi natin nakita nung una. Last weekend, after nung bagyo, binisita ko yung unit natin, no? So, pagpasok ko, una kong nakita is merong puddle of water dun sa may tapat ng windows. Una, kinabahan ako kasi baka mamaya bubong yung may sira, no? Baka mamaya may butas or may sira yung sisame natin. Pero nung nagagawa yung mga contractor, kinausap ko sila, tinanong ko kung saan kaya galing yung tubig na to. Sabi nila dun lang naman daw siya sa may bintana. Tapos nung chinek nila, yung sealant hindi maganda yung pagkakalagay. Tapos yung sa other side ng window, instead na ang slope na is outward para pagka nabasa siya ng ulan, is tutulo lang siya doon. Pero, anong nangyari is yung slope niya inward, which is papasok siya sa loob ng bahay, no? So, ang ginawa ng tubig is, naghanap siya ng butas na lulusutan, sakto yung sealant natin is hindi maganda yung pagkakalagay. That's the reason kaya pumasok yung tubig dito, kaya nagkaroon tayo ng puddle of water sa loob. So, kanina, nung bumisita ulit ako dito sa unit,
By the way, 1 week na nakalipas. So nakita ko bago yung seal dun sa may bintana, no? Tapos dun sa may outer part, nakita ko na inayos din nila yung slope yung sa may cemento. So ayun, at na-address din yung issue natin dito sa window at mag-move on tayo sa pangatlo sa listahan natin, which is yung walls. So gaya ng sabi namin kanina, most likely yung issue dito is issue din dun sa kabilang bahay. So nakausap ko yung neighbor namin na meron silang issue rin sa banyo, which is hindi pantay yung pagkakagawa ng wall dun sa may corner ng CR. So ang ginawa ko is chinect ko din dito sa unit namin kung ganun nga din ba issue. So ayun, jackpot, hindi nga din siya pantay. So kung makikita mo yung alignment ng wall, medyo parang nakaganon ng konti. So sinunod ko siya sa action form para magawa siya ng action nila contractor. And ayun, nung pag-check ko kanina nung banyo, okay naman na siya. Pantay na, nakita ko na bagong pintura yung dun sa may part ng wall na yon. Tapos parang nilagyan siya ng masilya or ng palaman para lang pumantay siya. So tatlo na yung naayos sa unit natin at pupunta tayo sa pang-apat issues mo sa may bathroom floor. So yung issue ko dito sa bathroom floor, very, very basic lang naman siya, no? Meron lang siyang butas dun sa may likod ng pintuan. So dalawa yun, no? Magkabilang dulo. So ang ginawa is nilagyan lang siya ng sealant or grout ba yung tawag nila doon. So ayun, ang dali lang naman ginawa. So pagka-seal noon, okay na agad yung action plan. So ayun, sabi ko nga very minor lang naman ito at okay lang naman na hindi siya magawa agad. Pero dahil nagawa siya kagad, ayun, happy naman kami. So nagaanan na natin yung first half ng video natin at meron pa tayong 4 more to go. Pag tinignan niyo, parang basic lang naman yung mga sira, no? Pero guys, wala pa tayo sa exciting part. Kung nanito ka pa at sa tingin mo nakakatulong itong video na ito sa'yo, sana na-click mo na yung like button, pati na din yung subscribe and yung notification bell bago tayo mag-proceed sa second half ng ating video. Nag-break tayo muna. Okay, panglima sa listahan natin is yung kitchen sink. Sa sink natin, okay naman na siya kasi meron tayong water connection at malakas yung tulo ng tubig natin. Ang problem is malakas din yung tulo ng tubig sa ilalim. So kung naghugas ka, yung hose papunta rin sa may black na box is meron siyang tagas. Okay lang sana kung clean water din tumatagas, pero kung naghugas ka ng mamantika or kung ano paman, grabe, napaka-hassle. So in-inspect ko siya at nakita ko yung hose papunta rin sa may black na box galing dun sa may kitchen sink is meron siyang butas. So ginawa ko, since yung hose na yun is parang foldable siya at pwede mo siyang i-extend, in-extend ko yung butas na yun to the point na nakapasok siya rin sa may black na box. So ayun, naging okay naman na siya, pero may isa pang problem. Yung connection ng box papunta rin sa may drain pipe natin is hindi siya nakakabit ng maayos. So nung chinek namin, hindi pala siya nakasil, kaya ang tendency is gumagalaw yung box. So sinama natin siya sa action form at buti na lang si Sir Floor yung gagawa nito para magawa siya ng maayos. So yung part ng hose na merong butas, kinat niya yon, tapos dinirect na lang niya yung dulo ng hose, tapos nilagyan niya ng sealant para hindi na siya gumagalaw. Then yung connection ng box papunta rin sa drainage, siya na rin yung nilagyan ng sealant para hindi na siya gumagalaw at wala na tayong tagas. So ang bonus dito is nilinis din muna niya yung box bago niya ito kinabit, kaya ayun, wala na kaming problem sa tagas. Pero suggestion ko, mas maganda kung papalitan yung sink niya ng mas magandang quality. Ang reason lang kaya hindi pa kami nagpapalit ng kitchen sink is wala kami pera. Kaya next topic. So pang-anim service natin is yung uneven surface. Ito yung platform na semento dun sa may tapat ng service door natin sa likod, no? Ang issue namin dito is nag-iipon yung tubig dun sa may tapat ng door instead na ang flow sana ng tubig is pababa or kahit straight man lang sana. Kaya nilista namin to sa action form at ayun, inayos naman siya agad ni contractor. So ang ginawa, pinatungan siya ng semento para maayos nila yung slope na pababa ng tubig at hindi na siya maipon dun sa part ng may tapat. So naka-anim na item sa tayo. Pero sana na-click mo na yung like, subscribe and yung notification bell bago tayo mag-release sa video. So next sa list natin is yung tiles. Kaya namin nasabi na maduguto kasi napakadaya palang ginagawa para maayos yung tiles natin. Una, akala namin apat lang yung tiles na may issue. Pero nung nag-file tayo ng action form, pinuntahan siya agad ng contractor natin. Tapos, si foreman nila mismo yung nag-check ng tiles natin. So ayun, kakakatok nila ng ating tiles, hindi lang pala apat yung issue natin, kung hindi sampo. Grabe. Sampo ang dami. Sa akin, okay lang naman na madaming aayusin. Pero, ang constraint natin dito is limited na yung stock ng tiles natin. Fortunately, meron pa tayong ilan-ilan na natira kaya napalitan yung tiles natin. Nung araw na nag-check sila, yun din yung araw na nag-start sila maggawa. So, naubos yung isang araw para tanggalin yung 10 tiles na may issue. So, ang sabi is, kailangan pa ng isang araw para sa pagkakabit ng ating tiles. So, ayun, kailangan ko mag-leave para tignan kung paano nila gagawin. Wala na ako yun.
May nakita ko na napaka matrabaho talaga kapag ka nag-repair ka ng tiles. So para mas maganda pa yung magkakabit ka na lang ng tiles from scratch kaysa yung magtatanggal ka pa ng tiles tapos magkakabit ka ng bago. Ang hirap sa part nila. So after nila magawa yung tiles natin, so chinek ko okay naman na lahat. May laman na hindi na siya yung mahingay kapag kinutok mo. Pero meron lang tayo isang natirang issue, which is yung isang tiles is nakahangat ng konti. So kapag in-slide mo yung paa mo, meron siyang nakaalsa. No? So hopefully meron pa silang stock ng tiles na to para maayos yung tiles natin dito na nakahangat. Ang pang-8 at ang pinakalas na issue natin sa nalas natin is yung plumbing or yung water system. So nabanggit namin sa last video namin na walang tubig dun sa second floor bathroom namin. Meron kaming water connection dito sa baba pero hindi siya nakakakyat dun sa taas. Kaya yun, nag-file kami agad na action form para maayos ito kasi napaka-importante ng CR sa amin para paggabay hindi ka nabababa para masin. Good thing is pinuntahan siya agad nila contractor natin para ayusin ito. Napakadugo talaga ng issue na to kasi napakadaya mong i-check para malaman mo kung saan ba yung sira. Una, chinek muna nila kung meron ba tayong water connection papunta sa taas. So, ang ginawa nila is nagtibag sila ng part dun sa harap ng bahay natin, tapos chinek nila yung hose papunta sa taas. Fortunately, okay siya, wala tayong issue dun. Pero I think may pinalitan din sila third floor na fittings dun sa baba. So, ayun, papunta na tayo sa madugong part. So, dun sa CR natin sa second floor, kailangan nilang i-check yung mga pipes kung saan ba yung sira. So, papunta na tayo dun sa mas madugong part. Simulan natin dun sa may connection ng valve dun sa may second floor bathroom natin. Kailangan tibagin nila yung tiles para masilip nila yung mga nakabaon na tubo. Pero bago mo magawa yun, kailangan mo muna alisin yung toilet bowl mo. Then, ayun. Kakahanap ng suspect na tubo, nakita natin na yung fittings dito is overcooked daw. So, nung pinakita sa akin, ang liit na nung pagdadaloyan ng tubig nyo. So, hindi na siya sapat para makadaloy yung tubig. Kaya, ayun, kailangan siyang palitan at kabitan ng panibago. So, ayun na nga, nagawa na nila. Meron na tayong tubig dun sa may toilet at sa sink natin. So, dapat meron na tayong water connection sa buong second floor. Pero, nung chinek nila yung tubig dun sa may gripo at sa may shower, walang lumalabas sa tubig. So, suspect ulit yung mga elbows and fittings ng pipes. Kaya ang dami nun bago ka makarating sa connection dun sa may grip wash shower. Kaya ayun, no choice sila. Kailangan nilang magtibag ulit ng tiles para mahanap yung mga tubo na ito. So, more than 3 days din nila ito ginawa, no? Nung check ako kanina, okay naman na yung CR natin sa main second floor. So, nakalagay na yung tiles, malinis na siya. So, chinek ko, may water na tayo, may tubig na tayo sa may toilet, and may tubig na rin yung grip wash yung shower. Okay. So, ayun, finally, pwede na maligo sa second floor. So, kung hindi nyo pa nakukuha yung unit nyo, ito yung mga bagay na kailangan nyong bantayan kasi baka mamaya meron kayong same issue kagaya sa akin. And para sa mga taga-amayan na naka-experience din ng napakadaming issues, share nyo naman sa amin yung experience nyo sa pag-claim ng warranty. And also, sana na-click mo na yung like, subscribe, and yung notification bell para updated kayo sa mga future videos natin. So, para dun sa tanong na kung bumaha sa lugar nyo at nabaha yung bahay, pwede mo ba itong ipaayos ng libre? Ang sagot dyan is depende. Kung merong insurance yung bahay mo at covered yung ganitong scenario like yung acts of nature, malamang pwede itong ipaayos ng libre. Okay? So ang maganda niyan, kung marami kayong salapi at kayamanan, kumuha kayo ng insurance ng bahay mo. Para sa mga viewers namin na nagtatanong kung bumabaha ba sa Amaya, actually, ito yung kinakatakot ko kasi sabi nila kapag Bulacan, bahain daw talaga. So after nung malakas na bagyo, pinuntahan ko siya nung weekend at ito yung nadatnan ko. Ang bad thing is nung dumating ako, ang daming inaayos na kalsada sa loob ng Amaya. Ang good thing is hindi siya related sa bahay. Dito sa Amaya, hindi naman tayo binabaha. Kasi I think mas mataas yung lugar natin kesa rin sa mga nakapaligid natin. Pero hindi pa ako nakakapunta sa unit na wala yung kabako nung may nag-comment sa video natin na hindi daw bumabaha sa Amaya. So thank you kay Miss Mylin Sen na nag-comment sa video natin at nagsabi na wala daw baha sa Amaya. By the way guys, taga dito rin siya sa Amaya Skates Bulacan tapos meron din siyang YouTube channel. So i-check nyo na lang kung gusto nyo makita yung channel. So ayun na po yung kasagutan sa tanong na kung nagbabaha ba dito sa Amaya. So ang sagot is hindi po nagbabaha dito. Guys, Amaya Skates Bulacan lang yung pinag-uusapan natin na baka mamaya may magsabi na bumabaha dito sa Amaya eh hindi lang pala sa Bulacan. So ayun, Amaya Skates Bulacan. So na-cover naman na namin lahat yung dapat yung pag-usapan sa video na to. So kung meron ba kayong gustong itanong at malaman, feel free to comment down below para mapag-usapan natin ito. And also, huwag yung kalimutan i-click yung like button kung nagustuhan yung video na to at nakatulong kami sa inyo. And as always, nagpapasalamat kami sa lahat ng nanonood ng video namin, especially yung mga nagtapos hanggang sa dulo. So napakalaking tulong po nito, no, lalo na kung tinatapos nyo. So ang goal naman namin syempre is makatulong sa inyo at makapagbigay ng information.
Para sa next topic natin, pag-uusapan natin ang home renovation. Pero hindi ito ngayon na. Kaya para sa mga viewers natin na budget ready na, sana mapanood nyo yung next video natin para makatulong sa planning and preparations. So again, please support us by clicking like, subscribe, and notification bell. So kung tapos na, see you on the next video.